Hello mga lords, welcome back to my channel. So nandito na naman tayo para silipin naman natin ang estimated salary ng dalawang Kalingap team member na sina ni Kuya Jomar Vlogs and Rachel Morales Vlogs. So pareho natin suportahan ang kanilang mga channel mga lords dahil sila ay parehong charity vlogger. Pero syempre huwag nyo rin naman kalimutan na isama na sa pag-support din ng aking channel. So mga lords, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pakiclick nyo mong subscribe natin. And then syempre, pakipost na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating video. So ano po ba ang hinihintay natin mga lords? Let's go! So mga lords, unahin natin yung kay Kuya Jomar Vlogs. So si Kuya Jomar mga lords ay mayroon ng upload videos na 188. And then, mayroon na rin siyang subscriber na 136,000. So, may video views naman siya na 7,630,572. And then, yung kanyang country mga lords naka-blank pa. Pero alam naman natin na isa din siyang Pilipino. So, yung channel type niya, ganun din mga lords naka-blank pa. And then, yung account niya, ginawa ito noong June 1, 2023. So, doon naman sa kanyang total grade, nakakuha siya ng letter B. And then sa kanyang social blade rank naman, nasa 278,414. So doon naman sa kanyang subscriber rank, nasa 2,237. And then sa kanyang video views rank naman, nasa 1,222,471. So doon naman sa kanyang country mga lords, same pa rin naka-blank. And then sa channel type rank niya, ganun din mga lords naka-blank pa. So, nakita na natin yung kanyang ranking. Silipin naman natin yung kanyang last 30 days na subscriber. So, nakakuha siya dito ng 15K. Ang kinaganda dito mga lords kasi ang kanyang percentage umangat ng 7.1%. So, ibig sabihin nun, maganda ang pasok ng kanyang subscriber kung i-compare natin sa nakaraan niyang buwan. So, doon naman sa kanyang views mga lords in the last 30 days, nakakuha siya ng 1.405 M views. So, maganda rin ang kinalabasan kasi ang kanyang percentage umangat din ng 23.0%. So, ibig sabihin maganda rin ang pasok ng kanyang views kung i-compare natin sa nakaraan niyang buwan. So, nakita na natin yung kanyang ranking, last 30 days subscriber, and then yung kanyang views. Silipin naman natin yung kanyang daily summary from subscriber, views, and then yung kanyang earning. So sa kanyang subscriber mga lords, may 8 araw akong nakita rito na umangat ng tig 1K. Simula noong April 2, nakakuha siya ng 1K. Tapos pagdating naman ng April 4 hanggang 5, nakakuha siya ng 1K bawat araw. And then pagdating ng April 7, nakakuha siya ng 1K ulit. Tapos pagdating ng April 10 hanggang 11, nakakuha siya ng 1K bawat araw. Tapos pagdating ng April 13, nakakuha siya ng 1K. And then, pagdating ng April 14, nakakuha siya ng 2K. Kayong last, yung April 15, nakakuha siya ng 1K. Kaya ang kanyang subscriber ngayon, sa 136,000. So, doon naman sa kanyang views mga lords, yung magaganda dito, April 2, nakakuha siya ng 99,000. Pagdating naman dito ng April 6, nakakuha siya ng 134,000. And then, pagdating ng April 12, nakakuha siya ng 150,000. Kayong April 14, nakakuha siya ng 134,000. So, yan ang magagandang views niya mga lords. Pero sinasabi ko, maganda yan kasi ang kanyang percentage nga dyan ay umangat ng 23.0%. So, doon naman tayo sa kanyang earning mga lords. Tingnan natin dito yung April 6. Sa kanyang low estimated, nakakuha siya ng $34. And then, sa kanyang high estimated naman, nakakuha siya ng $540. So, ang mga yan naman mga lords, daily summary lang, mas maganda kung silipin natin yung naka-round off na from daily, weekly, and monthly para malaman na natin kung magkano na ngayon ang estimated salary ni Kuya Jomar Vlogs dito sa YouTube. So, unahin natin yung kanyang daily average. So, sa daily subscriber, nakakuha siya ng 500. And then, sa kanyang views naman, nakakuha siya ng 46,839. So, doon naman sa kanyang daily, low estimated ng kanyang earning, nakakuha siya ng $12. So, times natin sa 55, mayroon siyang 660. Then, sa kanyang daily, high estimated naman ng kanyang earning, nakakuha siya ng
US dollars. So times natin sa 55, mayroon siyang 10,285. So yan mga lords, ang kanyang daily average. So pupunta naman tayo sa kanyang weekly average. So sa weekly subscriber, nakakuha siya ng 3.5K. And then sa kanyang views naman, nakakuha siya ng 327,873. So doon naman sa kanyang weekly low estimated, ang kanyang earning, nakakuha siya ng 82 US dollars. So times natin sa 55, mayroon siyang 4,510. And then sa kanyang weekly high estimated naman ang kanyang earning, nakakuha siya ng 1,300 US dollars. So times natin sa 55, mayroon siyang 71,500. So yan naman mga lords ang kanyang weekly average. So pupunta naman tayo sa kanyang monthly average. So sa monthly subscriber, nakakuha siya ng 15K. And then sa kanyang views naman, nakakuha siya ng 1,405,156. So doon naman sa kanyang monthly, low estimated ng kanyang earning, nakakuha siya ng 351 US dollars. So times natin sa 55, mayroon siyang 19,305. And then sa kanyang monthly, high estimated naman ng kanyang earning, nakakuha siya ng 5,600 US dollars. So times natin sa 55, mayroon siyang 308,000. So yan naman mga lords ang kanyang monthly average. So pupunta naman tayo kay Rachel Morales Vlogs. So si Rachel ngayon mga lords, mayroon ng upload videos na 277. And then mayroon na rin siyang subscriber na 221,000. So may video views naman siya ngayon na 21,769,063. And then yung kanyang country is PH. So yung channel type niya mga lords, naka-blank pa. And then yung account niya, ginawa ito noong December 30, 2022. So doon naman sa kanyang total grade, nakakuha siya ng letter B. And then sa kanyang social blade rank naman, nasa 213,686. And then sa kanyang subscriber rank naman, nasa 2,108. So doon naman sa kanyang video views rank naman, nasa 555,411. And then sa kanyang country rank naman, nasa 823. So sa channel type rank niya mga lords, same pa rin, naka-blank. So nakita na natin yung kanyang ranking, silipin naman natin yung kanyang last 30 days na subscriber. So nakakuha siya dito ng 4K. Ang hindi maganda dito mga lords kasi ang kanyang percentage bumaba ng 20%. So ibig sabihin nun, mas bumaba ang pasok ng kanyang subscriber ngayon kung i-compare natin sa nakaraan niyang buwan. And then, doon naman sa kanyang views mga lords in the last 30 days, nakakuha siya ng 1,781 views. So, hindi rin maganda ang kinalabasan mga lords kasi ang kanyang percentage bumaba din ng 17.8%. So, ibig sabihin, bumaba din ang pasok ng kanyang views kung i-compare natin sa nakaraan niyang buwan. So, alam na this, mga Rochelle Fanatic Chan, share na natin sa ating mga friends and din sa ating newsfeed. At saka mga Kalinga Fanatic. So pareho nating i-share ang kanilang mga video mga lords, like pareho mga charity vlogger. So siyempre, huwag nyo rin kalimutan na i-share na rin ang aking video. So mga lords, nakita na natin yung kanyang ranking, last 30 days subscriber, and then yung kanyang views. Silipin naman natin yung kanyang daily summary from subscriber views and then yung kanyang earning. So sa kanyang subscriber mga lords, may nakita ako dito dalawang araw na umangatang tig 1K. Simula noong April 4, nakakuha siya ng 1K. At saka nasundan na ito ng April 13, nakakuha ulit siya ng 1K. Kaya ang kanyang subscriber ngayon nasa 221,000. So doon naman sa kanyang views mga lords yung magaganda rito. April 3, nakakuha siya ng 95,000. Tapos pagdating ng April 6, nakakuha siya ng 116,000. And then, April 8, nakakuha siya ng 105,000. So, yung last na maganda sa kanya dito, yung April 12, nakakuha siya ng 95,000. So, sinasabi ko mga lords, hindi yun ganun kaganda kasi nga, ang kanyang percentage dyan, bumaba ng 17.8%. So, doon naman sa kanyang earning mga lords, tingnan natin dito yung April 6. So, sa kanyang low estimated, nakakuha siya ng 29 US dollars. And then sa kanyang high estimated naman, nakakuha siya ng 466 US dollars. So ang mga yan naman mga lords, daily summary lang, mas maganda kung silipin natin yung naka-round off na from daily
weekly and monthly para malaman na natin kung magkano na ngayon ang estimated salary ni Rachel Morales Vlogs dito sa YouTube. So, unahin natin yung kanyang daily average. So, sa daily subscriber, nakakuha siya ng 134. And then, sa kanyang views naman, nakakuha siya ng 59,372. So, doon naman sa kanyang daily low estimated ng kanyang earning, nakakuha siya ng 815 US dollars. So, times natin sa 55, mayroon siyang 825. And then, sa kanyang daily high estimated naman ng kanyang earning, nakakuha siya ng 237 US dollars. So, times natin sa 55, mayroon siyang 13,035. So, yan mga lods ang kanyang daily average. So, pupunta naman tayo sa kanyang weekly average. So, sa weekly subscriber, nakakuha siya ng 938. And then, sa kanyang views naman, nakakuha siya ng 415,604. So, doon naman sa kanyang weekly, low estimated ng kanyang earning, nakakuha siya ng 104 US dollars. So, times natin sa 55, mayroon siyang 5,720. And then, sa kanyang weekly, high estimated naman ng kanyang earning, nakakuha siya ng 1,700 US dollars. So, times natin sa 55, mayroon siyang 93,500. So, yan naman mga loads ang kanyang weekly average. So, pupunta naman tayo sa kanyang monthly average. So, sa monthly subscriber, nakakuha siya ng 4K. And then, sa kanyang views naman, nakakuha siya ng 1,781,132. So, doon naman sa kanyang monthly, low estimated na kanyang earning, nakakuha siya ng 445 US dollars. So, times natin sa 55, mayroon siyang 24,475. And then, sa kanyang monthly, high estimated naman ng kanyang earning, nakakuha siya ng 7,100 US dollars. So, times natin sa 55, mayroon siyang 390,500. So, yan naman mga loads ang kanyang monthly average. And then, yung nababanggit ko rito mga loads, or nakikita niyo, pawang estimated lamang yan, nakabase lang tayo sa Social Blade website. Sa public website na kahit sino pwede mag-open para malaman kung magkano na ang estimated salary ng ating mga iniidolong YouTuber, vlogger, or influencer. And then mga lords, like ko sinasabi, yung natutupad dyan, yung low estimated, kasi nga hindi talaga natin kayang i-demand sa ating mga viewers na huwag mag-skip ng ads. Pero pwede pa rin naman maging times 2 yan, times 3, or maging times 4 pa kapag ang isang vlogger nakapag-viral ng kanyang video. Pero siyempre mga lords, yung mga Jumcar fanatic at saka Roshield fanatic, share na natin ang kanilang video at saka huwag na kayong mag-skip ng ads dahil big help yan sa kanilang channel at saka syempre sa kanilang mga tinutulungang mga kababayan natin dahil sila ay parehong mga charity vlogger. Pero syempre huwag nyo rin kalimutan na huwag na rin i-skip ang aking ads dahil big help yan sa aking channel at saka syempre sa aking pangarap. So mga lords, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pakiclick nyo muna subscribe natin and then syempre pakipost na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa ating video. So big thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel sa magsusuport pa lang. Ingat kayo palagi and God bless. At sana gabayin kayo palagi ng Panginoon sa ginagawa niyo araw-araw. At syempre magtagumpay din kayo sa inyong mga pangarap. So hanggang dito na lang. See you on my next video.